kahapon lang, pinangalanan mismo ng presidente na protektor de mano ng numero unong drug lord sa Eastern Visayas, sumuko na kanina kay PNP Chief Bato de la Rosa, si Mayor Rolando Espinosa Sr. ng Bayan ng Albuera sa Leyte. Ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa, posibleng nagtatago na raw sa Malaysia o Singapore. Babala ng PNP Chief sa nakababatang Espinosa, babarilin siya kapag siya'y nanlaban. Bagay na sinang-ayunan pa ng kanyang amang mayor. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, mistulan nga inilaglag nitong si Mayor Rolando Espinosa ang kanyang anak na si Kerwin dahil nga daw sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Kanina ay pumunta sa PNP ito nga si Espinosa at kanyang sinasabi na siya ay hindi sangkot sa illegal na droga pero siya ay natakot daw o nabahala dun sa shoot on sight order laban sa kanya. Kasunod ng shoot-on-site order ni Pangulo Duterte kahapon, lumantad na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang aligasyon, may kaugnayan daw sa illegal drugs ang mayor at anak niyang si Kerwin. Matapos ma-recover sa isang buy-bust operation itong Biyernes mula sa kanyang mga tauhan, ang aabot sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Si Kerwin di umano ang number one drug lord sa Eastern Visayas na kalibel di umano ng isa pang kilabot na drug lord na si alias Jaguar. Konektado rin daw sila sa isa pang drug lord sa Bilibid na si Peter Co. Kung nakikinig ka ngayon, Kerwin, you better surrender or die. Sa press conference sa Camp Crame kanina, parang maamong tupang humarap si Espinosa. Hindi pa sumusuko sa ngayon ang kanyang anak na si Kerwin. Inadmit niya na yung kanyang anak na si Kerwin is really into drug dealing. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Co, who is right now detained at the Bilibid. So, inaamin niya yung ginagawa ng kanyang anak, but according to him, hindi niya makontrol yung kanyang anak. Bineberipika pa ng PNP ang impormasyong nagtatago na sa Malaysia o Singapore si Kerwin. Pero ang problema, nagparetoke raw ng mukha si Kerwin kaya baka maging mahirap ang pagtugi sa kanya. Nung Mayo para umano huling nag-usap ang mag-ama. Ayon sa PNP chief, parehong walang warrant of arrest ngayon ang mag-ama. Kaya natanong ng media kung ano ang legal na basihan ng shoot-on-site order sa kanila. Kung ayaw mag-surrender ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay. Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya mag-surrender, mamamatay siya, ha? Pinanindigan din ng mayor na hindi siya tumatanggap ng pera mula sa kanyang anak. May tulong daw mula sa pamilya sa Amerika para sa kanyang kampanya sa eleksyon. Pero hindi kumbinsido si Bato. Winarningan ko siya, pero hindi ko kasi maano yung ano niya yung he have their own decision, di ba? Hindi ko siya pwedeng hawakan dahil malaki na siya at meron siyang kanyang pag-iisip. Sabi ng hepe ng PNP, pagkatapos nito, pwede nang bumalik sa Leyte ang mayor habang wala pang kaso at warrant laban sa kanya. Handa naman daw makipagtulungan si Espinosa sa investigasyon at kampanya kontra droga. Patayin ako ni General De La Rosa pag nag-back out ako. Oh, I'll take his word. Si General Mabiso, napatayin ko siya. Patayin ko talaga siya pag siya'y niluloko niya ako. Niluloko niya yung presidente. Pinuntahan ng GMA News ngayong araw ang Albuera, Leyte, ang bayan ng mag-amang Espinosa. Sa liblib na bahagi ito ng Sitio Tinago, Barangay Binolo, matatagpuan ang mansyong ito na bahay umano ni Kerwin. Sa di kalayuan, makikita naman ang bahay daw ni Mayor Espinosa. Mataas ang bako dito, pero mula sa labas, makikita ang daan-daang panabong na manok at mga nakaparadang jet ski. Sa labas lang ng mansyon ni Kerwin, isinagawa ang buy-bust operation noong Biyernes. Ayon sa Albuera Police, positibong itinuro ng isa sa mga tauhang na-aresto nila na isang ang drug lord si Kerwin na kumukuha raw ng shabu sa Hong Kong. Yung mga close-in ni Kerwin na mga nag-surrender, bumalik pa rin nagbinta. Ang public knowledge, alam na, nag-umpisa pa, na wala sila talagang ginawa na hanap buhay.
Yun lang. Sa ngayon, sarado ang opisina ni Mayor Espinosa. Wala rin sa munisipyo ang vice mayor na ayaw raw munang pumasok matapos pagbantaan di umano ni Kerwin. Nag-usap daw sila, something like that. Whatever happens to his daddy, and sino ang papalit daw, maybe he's doing something against them. I find it a threat on me. Jessica, ngayong hapon ay nagpunta rin dito sa Camp Krami at nakapulong nga nitong si General Bato, itong si Ozami City Vice Mayor Princess Nova Paruhinog. Ito naman po yung naiugnay sa isa pang bilibid inmate na si Herbert Colanco. Pero pinabulaanan niya ito at sinabi niya na patutunayan daw nila sa Ozami City na sila ay kaakibat o sila ay kaisa ng kampanya kontra sa droga. Jessica? Sandra, dito muna sa kaso laban sa mga Espinosa. Nag-jive ba yung impormasyon na sinabi nung mayor ng Albuera, si Mayor Espinosa Senior, doon sa information na hawak ni na General Bato de la Rosa? Kasi ang sabi niya ay siya ay protektor lang ng kanyang anak. Parang ganun, hindi niya itinanggi na protektor siya. No? At ang totoong drug lord ay yung anak niya na kumukuha ng supply, sabi ni General Bato, dun sa drug lord mismo na nakakulong sa Muntinlupa, si Peter Co. Medyo ano ba, consistent ba yung sinabi niya dun sa information na hawak ng PNP? Sandra? Doon sa puntong iyon, Jessica, medyo may pagkakaiba rin sila. No? Kasi ang sinasabi nitong si Mayor ay wala siyang kontrol sa kanyang anak at hindi siya tumanggap, no, ng kahit ano na, ng pera mula sa kanyang anak. Kasi kung tumanggap siya, para magmumukhang galing sa droga yung tinanggap niya. Pero pag si Gerald Bato ang tatanungin mo, ay hindi siya kumbinsido doon. Ang sinasabi niya, eh, kung kayo'y mag-ama at yung anak ay malaki ang kita mula sa droga, ay malamang nag-benefit doon yung kanyang ama. At isa pang medyo hindi sila nag-agree doon sa punto na ang sinasabi ni Gerald de la Rosa ay protector nga itong ama ng kanyang anak. Pero si Mayor, ang sinasabi niya ay wala siyang control at hindi niya pinoprotektahan ang kanyang anak. Jessica? Ang lalaki lang ng mga mansion nila sa Albuera, no? Considering medyo hindi ko lang kabisado kung second class o third class municipality itong Albuera, but it's one of the towns sa Leyte, no? Considering yung estado ng bayan na yan, may makikita kang ganito kalalaking mga mansyon, no? Ano ba ang sinasabi kaya ng PNP na source of income nitong pamilya Espinosa? Sandra? Jessica, base nga dun sa information, no, ni Ivan Mayrina, ay nasa liblib na pook nga ito, no, at hindi mo akalain na may ganung mansion doon. Pero nung tinanong naman natin, no, yung tungkol sa kumbaga lifestyle nitong si Mayor, ang kiniklaim niya ay nakakatanggap siya ng pera mula sa kanyang pamilya sa Amerika. Sabi niya may mga kapatid siya doon. At ang kiniklaim niya, pati noong eleksyon, ay iyon ang nakatulong sa kanyang kampanya at hindi siya tumatanggap mula sa kanyang anak. Ganun pa ba, hindi nakapagsalita kanina, Jessica, si Gerald Bato, kaugnay doon sa kung ano ba yung mga impormasyon pa nila, kaugnay dito kay Mayor. At mukhang ang mas marami silang sinishare na information ay kaugnay doon sa anak na si Kerwin. Ang sinasabi nga nila ay kalibel daw ito nung si alias Jaguar, no, na medyo mataas din, no, in terms of kumbaga ay ng kanilang ranking diyan sa hierarchy ng mga drug lords. At ang sinasabi nga ay mula kay Peter Co ay nasa ilalim na itong si Kerwin at itong si alias Jaguar, Jessica. Naalala ko lang nung iprinisinta, no, yung si Peter Lim, yung sinasabing drug lord sa Cebu, at kinausap pa mismo ni Pangulong Duterte, and then he was let free. Marami ang nag-react. Bakit ganon? Samantalang yung ibang mga suspect sa droga, basta na lang binabaril. Malamang baka ganito rin ang maging issue ng ilan dito kay Mayor Espinosa. Kasi sinasabi na ng PNP na protektor ng drug lord na anak pa niya, pero he was let free. Paano ba nangyari yun? Walang kaso ang PNP laban sa kanya?
Jessica, yun nga sa ngayon ay wala palang warrant itong mag-ama. At ang nangyayari ngayon, in fact, kanina ay nakunan din natin ng video, sinundo ng CIDG itong si Mayor mula doon sa headquarters ng PNP at dinala sa CIDG at sa kanila daw i-interviewin. So meaning, ngayon pa lang siya kukunan din ng mga information. Ano? At ang sinasabi ni Chief PNP pa ay maaring umuwi si Mayor anytime doon sa kanyang lugar sa Leyte dahil wala pa nga siyang kaso at wala ring warrant. Pero yun nga lang, at his own risk dahil wala na, kumbaga, labas na sa kanila yon kung uwi si Mayor at may mangyayaring masama sa kanya. Jessica? And tama ba na maybe they're giving him credit for surrendering? Kasi I understand, ang tagal nang inantay daw nitong si Mayor Espinosa bago siya, bago niya nakaharap si General Bato. O parang ang sinasabi nila ni General Bato kanina ay mabuti na nga rin daw na ito ay lumutang at nagpunta sa krami kanina, no? At medyo may certain pride doon sa pagsasalita niya na itong si Mayor daw ay natakot kasi doon sa babala na shoot on sight order laban sa kanya. At aminado naman si Mayor dyan. Ganun pa man, ang sinasabi ni General Bato ay hindi ito magiging daan para naman parang magmukhang inosente na tong si Mayor. At ang ina-emphasize niya kanina ay he's not yet off the hook. Pero yun nga, dahil sa ngayon, wala pa impormasyon na talagang magiging basihan ng kaso laban sa kanya, ay maaari pa itong makabalik sa kanyang lugar, Jessica. Mm, walang abogado itong mga Espinosa na sumama sa kanila, Sandra? Kanina ang impormasyon sa atin, nung dumating siya ng 4 a.m., ay may kasama siyang abogado, Jessica, at kasama rin sa pag-uusap, no? At ma-share ko lang din na parang ang sinabi ni Gerald Bato sa kanya, parang binigyan siya na ultimatum sa harapan ng media, na ipatunayan mo sa loob ng dalawang buwan na zero tolerance ka sa droga. At nangako naman tong si Mayor na ipapakita nga daw niya. Yun nga lang, syempre, parang ang tanong doon, pag ba naipakita niya, absuelto na siya o wala ng ikakaso laban sa kanya. Yan ang wala namang commitment na gano'n si Gerald De La Rosa at kanya nga sinasabi na maaari pa rin habulin ito kung may makikita silang ebidensya. Mm, mabigat lang ha, Sandra, yung ginawa ni Mayor Espinosa na panlalaglag mismo sa kanyang anak. Nung sinabi ni General Bato na babarilin namin ang iyong anak, okay lang ba sa'yo? Parang gano'n yung intindi ko, sabi niya, okay lang. Parang medyo mabigat na ano ba 'yon, panlalaglag, pag-amin? Kasi 'di ba ang anak at ang magulang hindi niya maitatatwa, yes, ang kanyang anak, 'di ba? Oo. Although Jessica, no, parang yun nga parang syempre sa amin, parang nakakagulat na marinig yun sa kanya. Pero at the same time, siguro nilalagay ko rin sa konteksto na siya ay nandoon sa harapan mismo ng PNP chief at nasa loob ng headquarters ng PNP. At siya ay, no less than the president, no, ay nag-issue ng statement laban sa kanya. So nilalagay ko rin doon sa konteksto na gano'n kasi nakikita ko rin sa mukha niya na parang siyang natutulala, parang siyang confused na parang masasabi ko na siguro magulo yung isip niya, no? Parang hindi ko nakikita sa kanya na kalmado siya talaga, Jessica. So yung ganung konteksto siguro gusto ko ilagay sa ganung konteksto yung kanyang sinasabi. At the same time, meron ding human rights lawyer, Jessica, no, na nakapanood noong live press conference na yan. At siya ngayon nagre-react, nakausap ko kanina, kasi parang ang dating sa kanya ay may bordering on grave threat, ano, yung ilang pahayag ni General Bato De La Rosa. Ganun pa man, lagi nga daw dinuduktungan na papapatay natin yung anak mo or papatayin kita kung ikaw ay maglalaban. Nandun lagi yung kung kayo ay maglalaban. So parang ito yung nagiging justification or kanilang ginagawang palusot, no, para wag namang masabing sila ay nag-threaten talaga. Pero ganun pa man, sabi na ang kinakabahala ng human rights lawyer na ito, pag daw narinig yan ng policeman on the ground, maaaring ang manatili na lamang sa kanilang isip, yung shoot to kill order or shoot on sight order at baka malimutan na yung term na kung sila ay maglalaban. So yun nga rin ang gustong iparating ng human rights lawyer na ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.